guys. Good evening. Andito po ulit ako at samahan niyo akong magluto. Meron po akong iluluto rito na ito po ay meron akong stock na ewan ko ba ano ba luto ang gagawin ko rito. Naisipan ko lang dahil meron akong stock na meatballs. Ito po, meatballs po. Ito po yung nasa box kanina. Frozen po ito kaya inalis ko sa box. Tapos, meron po akong stock din dito na peeled tomato. Yan po, may buong tomato po yan sa loob, in can. And then, meron akong butter. Butter. Bantayan nyo na lang po kung paano kong iluluto. Ito lang po yung naisipan kong iluto dahil ito yung available ko dito sa bahay. At meron akong bawang at sibuyas. Okay? So, ang gagawin ko po ay ipiprito ko muna sa dito sa butter. Okay? Ilalagay ko ng butter. Lagay muna ng butter. Yan. Mainit na po yung kawali. Medyo pinainit ko na ng konti. Mabilisan lang po ito kasi panghapunan po. Medyo mahirap ngayon ang panahon, guys. Alam nyo na. Nakatenga sa bahay. Nakikibili na lang ng mga ang hirap dito kapag ka nasa Saudi ka kasi pag lalo kung babae ka tapos ganito yung sitwasyon na may virus sa labas na nakaabang. At saka isa pa ay bawal lumabas kaya nagpabili na lang ako kanina sa aking kasamahan na mabait at meron din naman akong natawagan na pwedeng mag-service, mag-sumundo kasi medyo mabigat yung aking ipinakisuyo. So, buti naman at kahit paano natulungan nila ako na makabili ng kailangan kahit kaunti man lang kasi ang importante sa akin, tubig. Kasi wala na akong tubig. Wala na akong iinumin. So, ito nga po ay dati ko nang stock ko sa ref. Kaya ito na lang yung uubusin ko na iluluto muna. Medyo lalakasan ko lang po yung apoy ng konti. Tapos, ipiprito ko na po ito. Medyo lalaparin ko lang po itong ano. Meatballs po ito, pero lalaparin ko po. Para madali siyang, kasi butter po yung aking ginamit. So, kailangan medyo lalaparin ko siya para madali siyang maluto sa loob. Sabi ko nga sa inyo para-paraan lang ang luto kung anong stock ako, meron ako, yun ang lulutuin ko. Hindi na ako naghahanap ng mga kung anong-ano man, kung anong may pangalan na lutuin. Tama na yung sa akin na kung ano yung may stock ako, yun ang pagkakasihin ko. Tapos, meron din akong parsley na pinakabili kanina. Nakibili ako ng firstly. So, yun yung ipanglalasa ko rito. Kaya ako po, inilalapat ganyan. Parang hamburger style. Kasi parang mabilis maluto yung loob. Para abutin ng init. Kasi kung bilog, tapos butter ang aking ginamit, hindi siya yung luto ang loob.
matagal maluto ang loob. So, bago mamaya guys, kapag ka ito ay na-prito ko na sa butter, saka ko susunod yung bawang at sibuyas. Igigisa-gisa ko lang ito sa bawang at sibuyas. Ganun yan. Masarap ito dahil sa butter niluto. Yung peeled tomato, yan yung tomato na buo na nasa lata. Tapos mamaya ako ipapakita ko sa inyo kung paano kong gagawin din sa tomato. Kung magluto ako guys, bahala na kung ano. Wala nga pangalan yung niluluto ko. Bali, meatballs in peeled tomatoes. Yan na yun. Wala nang iba. Guys, nang mayroong ganitong sitwasyon, grabe. Pag nasa Saudi ka at babae ka, lalo mayroong lockdown. Tapos, hindi ka makalabas, wala kang sasakyan, babae ka, tapos bawal pang lumabas. So, kukunin mo yung time na wala pang curfew at kakausap ka nang po pwede mong utusan. Okay? Buti na lang kahit paano may nagmagandang loob. Kaya meron akong napabili. Kasi kung wala, malungkot ang buhay. Okay? Paanin lang natin parang ipa-fry, parang golden, ano, golden brown. Yan. Papakita ko sa inyo may niya. Golden brown, syempre yung paan nyo, medyo patutos sa inyo lang, kaunti. Pipihit-pihitin nyo lang kasi baka masunog yung ilalim masyado. Hindi na masarap. So, ito po kasi yung mga video ko, walang edit-edit, kaya medyo matagal. Yung iba kaya mabilis kasi may mga edit po yun. Ine-edit po nila. Ako po kasi walang edit-edit pag gumawa ng video. Diretso na po. Wala pong itinatago kahit yung lababo. Naka-display. Wala nang pagandahan ng background. Natural na natural. Ganyan naman po talaga tayo sa bahay. Ang importante ay malinis yung kinikilusan. Hindi yung kagandahan. Eh, importante sa kusina ay malinis. Malinis ang paligid, malinis ang gagamitin, malinis ang paggawa ng pagkain, yan ang pinaka-importante. Ano na ba, mga kabayan? Kumusta na ba ang COVID? Diyos ko, pagdasal naman natin na matapos na ito at ako'y hirap na hirap na. Hirap na hirap na tayong lahat, ano? Pero ganun pa man, ay hindi naman ako ano, ganun, ano. Siyempre, mahirap lahat naman tayo nahirapan. Pero ayoko masyadong damdamin. Kailangan nga, sabi ko, positibo lang tayo, bahala na. Eh, yun ang buhay, di ba?
kung ano man ang pinagdadaanan nating lahat, pwede na lang tayo, maghintay na lang tayo ng darating ang araw, may solusyon din yung mga problema natin. Lahat tayo na may problema, ako may problema. O, lahat naman tayo, lalo na itong panahon na ito, lahat nagka-problema. Unang-una, sa trabaho, siyempre pag-involve ang trabaho, nawala ng trabaho, walang pera. So, yun ang pinakamahirap. At hindi natin alam hanggang kailan matatapos ito. Paano na tayo? Yun ang iniisip natin. So, hindi naman isip na para magkasakit ka. Yung kumbaga, napapaisip tayo, sana eh, ano matapos na? Para matapos na rin ang hirap ng buong mundo. Ng lahat ng tao. Nilalahat ko lahat. Wala ngayong mayaman, mahirap. Ngayon, pantay-pantay pinakita ni God na ang tao ay pantay-pantay ngayon. Nagkakadiferensya lang sa pera. Pero kahit may pera ka, hindi ka naman pwedeng lumabas. So, malas lang tayo. Pero nagkaka sa pera. Ganito guys, ayan. Pwede na yan, ganyan. Yan, ganyan lang siya. Tapos nga ito. So, syempre, habang nagluluto ako, sinihintay natin maluto itong aking niluluto na to. Syempre, magsasalita ako ng about sa kung ano nangyayari, buhay-buhay. Alam niyo naman, ibang style ko. Hindi lang naman nagluluto ako, wala na, yun na lang. So, at least may mapapakinabangan pa rin kayo. At may ini-share din naman ako sa inyo na, ayan, buhay-buhay dito sa Saudi, ganito. Maswerte pa nga yung nasa Pinas kahit pa paano magkakasama. Kami rito, kapag ng problema, nagsasolo kami. Yun ang mahirap. Why? Kasi nagsasolo kami. Tulad ko, solo lang ako. May isa akong kasama, solo lang din siya. Pero nagsasolo pa rin kami. Ibig sabihin, wala kaming kadamay na pamilya. Hindi tulad sa Pinas, ang kagandahan, magkakasama sila. Nakakagalaw sila ng malaya. Iba dito ang buhay sa Saudi, guys, kasi iba dito ang buhay, ang mga patakaran, mahirap dito. Iba dito, lalo na sa mga babae. Napakahirap, guys. Kung wala ka dito sa sasakyan, napakahirap. Babaeng tao ka, wala kang sasakyan, kawawa. E kami mga expats na babae, wala naman kami sasakyan, syempre. Maasa lang kami kung halimbawa sa trabaho, meron kaming service. Okay, may service kami. Kaya lang, siyempre ang service mula sa accommodation hanggang trabaho. Yun lang. So, paano na kapag kayong may gusto kang bilhin? At saka mahirap dito guys, alam nyo kung anong pinakamahirap dito. Isa pa, hindi lang ito, yung pag nagkasakit ka. Guys, nakakaiyak. Na nagsosolo ka sa sakit mo, wala kang makausap, wala kang mautusan na pag nasa trabaho ka at ikaw ay umabsent dahil sa masamang pakiramdam mo, tapos mauobliga ka na pumunta ng ospital na magsolo. Eh kung ikaw eh giniginaw na, nilalagnat na, maiisip mo pa bang tumayo at pumunta ng ospital? Kung minsan, nararanasan ko yan guys, na mag-solo lang ako. Lalo nung, kumbaga siyempre, ang mga kasamahan mo, kahit sabihin mo may kasama ka sa accommodation. Sabihin na natin, nasa accommodation tayo ng company accommodation. Pero hindi sila available tumulong dahil may pasok sila. Hindi ka naman dadamayan ng mga kasamahan mo dahil may trabaho sila siyempre. Dadamayan ka nila kapag ka, andyan na sila. Pero hindi yung damay na gaya ng family, ha? Na nandyan lang sila sa paligid mo. Iba talaga pagka may family na kasama. Ano man ang mangyari, nandyan sila. Napakahirap sa aming OFW, wala kaming
Wala talaga. Naranasan ko yan nung nagkasakit ako na hindi ko kayang tumayo. Siyempre, mataas ang lagnat mo, giniginaw ka, masakit ang kalamnan ang buong katawan mo. May isip ko pa ba namang tumayo at magbihis, mag-ayos ng katawan ko at pumunta ng at lumabas at maghanap ng taxi. Siyempre, hindi ko na maiisip yun dahil hindi ko na kaya ang katawan ko. Yan ay ikinukwento ko lang sa inyo yung buhay namin mga OFW kapag ka yung gantong gaya sa akin, solo, na walang kasamang family. Napakahirap, guys. Na lalo na wala ka sa sarili mong bansa, hindi ka makakakilos. Para kang naano na, napako na kapag may sakit ka. Ngayon, ang problema doon, kapag hindi ka pumunta ng ospital, wala kang sick leave. Pero totoo kang nagkasakit. Yun ang masaklap doon. Salary deduction ka dahil wala kang sick leave eh. Wala kang maipapakita na galing ka sa ospital o sa doktor. So yun ang masaklap pa. Nagkasakit ka na. Nagsolo ka na nga sa sakit mo. Hirap na hirap ka na nga. Pag gumaling-galing ka na, pagpasok mo at pagsweldo mo, salary deduction ka pa. Di ba ang lungkot? Yun ang gusto kong maunawaan nyo, na buhay namin dito. Napakahirap. Na, alam mo yun, dapat may consideration din naman ang company na pag alam naman talaga nagkasakit ka, kahit na sana man lang walang sikil. Di ba? Sana ganun. Kaso hindi naman ganun ang mangyayari siyempre. Kasi yun ang rules, yun ang patakaran. Guys, itong pinagtunusuhan ko na ito, ito rin yung gagamitin ko na gusto ko igigit sa yung bawang at sibuyas. Okay? So, gusto na ito. Alam niya, mahilig ako ng magpusta ng pagkain yan. Gusto ko yung mga lutong-luto. At saka importante talaga guys, niluluto natin ang pagkain talaga, yung luto talaga. Ayoko lang mga half-cook. Ayoko yan. Kasi parang yung germs, yung bacteria niya, nandiyan pa rin. At least kung siya ay talaga lutong-luto, o wala na. Nahawakan man niya ng may COVID, eh namatay na si COVID. Ito wala naman, nabili ko ito noong pang nakaraan eh, medyo matagal na ito eh. Napansin ko lang sa aking freezer na nandun pa siya. So, ngayon na wala akong makita na iluluto, eh ito na muna kasi ito yung matagal sa aking freezer. Okay, so naluto ko na. Sabi ko nga sa inyo guys, ako, pag nagluto, nagprito, eh maitim. So, ito guys, bali ang gagawin ko dito is tama na siya. Magkasama na siya. Pareho kong isasalang na sila ganyan. Isahan na. Wala na yung una-una pa man. Yan. Sabay na siya. Yung bawang at sibuyas. Hihinaan ko lang kung siya kapoy. Yan. Habang ating iniintay na medyo mag-isa itong bawang at sibuyas at pagka naamoy na, pag nalanghap nyo na yung aroma ng dalawang ito, ng onion at ng garlic, pwede na siya. So, meron ako dito yung parsley, ayan, na hihiwain ko pa lang. Ilalagay ko rito. Sabi ko sa inyo, ako lang yung nag-isip nito kung anong gusto ko lutuin.
konti lang naman tong ano, tong meatballs na ito. Pang sarili lang. Pero hindi naman ito kaya ubusin yun. Alam nyo ba, hanggang bukas ko pa ito. Kasi wala naman akong pasok. Yan. So, ang bango. Gusto, gusto ko yung amoy. So, okay na to. Pwede na to. Yan. Guys, sorry ha. Ayan. O, tinatanggal ko sa kalan. Kasi nga po, malayo yung ating laptop. Yung laptop ay ipinatong ko lang sa isang bagay. Ang parsley, may maya ko pa yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na peeled tomato. Ito yung, no? Buo siya. Yan. Ganyan siya. Nailalagay ko siya dito. Yan. Lahat siya, ilalagay ko. Yan yung magiging pinakasos nung konting yun. Yung konting meatballs. So, ang magdadala is itong sauce. Bali, dinudurog ko po itong ano, itong peeled tomatoes in can. Ayan. Madali lang to actually eh, syempre. Pag nagbibideo, matatagalan kayo sa panonood. Eh, syempre, ang prosesong ginawa ko, diretso. Buti nga na, balatan ko na yung bawang. Yan, ganun lang. Niligis-ligis ko lang yung ano lang, ito. So, ganun na, okay na yun. Medyo lalakasan ko na ngayon, medium high. Ang kalan para kumulo siya. Yan, konting halo. Tapos lalagyan ko siya ng asin. Lalagyan ko siya ng ground pepper. Yan. Dahil mayroong kaunting natira sa lata, syempre, sisimutin ko yan ng kaunting-kaunting tubig yan. Parang inano ko lang yung, tinunaw ko lang yung nasa gilid-gilid ng lata. Kasi sayang naman. Yun. Dati-dati guys, nagluluto ako nang hindi pa ako nag-YouTube. Tahimik lang ako nagluluto. Ako lang nakakaalam ng mga niluluto ko. So, magandang isinishare ko ito kasi maaaring pwede niyong gawin. Meron kayong kapupulutan sa akin ng aral sa pagluluto.
ito yung ano, yung black pepper. Uy, ang dami. Napadami na pabuhos na. Okay lang yun, para may kaunting anghang. And then, pwede ko nang isama tong ating kumain ko nga. Kaya nga minsan guys, meron ako mga niluluto na walang pangalan. Ako na rin nagpapangalan. Yan. Ito na yung pinaka-sauce niya. O, diba? Diba? Para-paraan lang yan. So, medyo ihinaan ko ulit. Ayan. Dahil ito yung luto naman lahat na. Pati yung kanyang meat. Luto na yan. So, bali, papasok ko lang yung lasa ng sauce. Tapos, ilalagay ko na po itong parsley. Yan. Maraming parsley. Wow. Parang puro parsley na lang ito. Okay lang yan. Para pampalasa. Mamaya naman parang hindi nyo na makikita yan. Dahil na ano. Nalanta na. Huli nyo ilalagay siyempre yung parsley. Hindi naman kailangan kasing lutuin yung parsley eh. Mainitan lang yan, pwede na. Tsaka pang dagdag kulay, pang paganda. Yung bang parang tingin mo eh, parang masarap. Ayan. First time kong gumawa nito guys. Inisip ko lang kung ano kaya yung aking kakainin ngayong gabi. So, ito yung laman ng rat ko. Ito yung aking niluto. Kasi may manok na manok ko. Kasi yun lang yung mura dito, guys. Yung manok. Napakadaling kayang-kayang bilhin. Meron kang 10 riyals o kahit na 5 riyals. Meron 5 riyals lang. Yung konti lang. Pwede ka na. Mabubuhay ka na dun sa manok na yun. Makakaluto ka na. Ako naman guys, meron lang akong saging. May saging lang ako. Tapos na. Busog na ako. At saka sabi ko nga sa inyo guys, hindi ako nawawala ng ano, ng flour. All-purpose flour. Hindi ako nawawala niyan. At saka, nag-i-stock din ako ng hindi lang pala ako nakapagpabili kanina ng glutinous rice. Kasi minsan yung ginagawa ko, nagpapalitaw ako. Palitaw, palubog, ganyan. Palitaw, yun. Pwede na yun. Pagkain na yun. So, tama na to. Titingnan na natin kung ano ang kanyang lasa. Teka, medyo dapat kang kumulo ng konti. Nilakasan ko ulit ng konti dahil gusto kong kumulo pa ng konti siya. And then, bago ko siya tikman. Wow, wow. Hina ulit. Okay. Oh. Di, okay. Ano kaya ipapangalan ko dito? Tama na yun. Meatballs. Beef po ito. Meatballs in peeled tomato sauce. Tama na. Okay na siya. Ayan. Luto na. Wait lang.
ko na yung kalan. Ito na ang finished product. Dito na siya ilalagay sa lalagyan. Andito na rin siya. Ganito na siya. Ayan. Parang magandang ilagay sa lalagyan. Diba? Na natin. Ayun. Maganda nga naman. O, diba? Kayo, gayahin nyo to. Bili kayo ng ano? Kahit tomato sauce in can, meron naman mga tomato sauce, diba? Pwede nyo rin gawin yun. Or yung fresh na tomato, pwede rin yun eh. Fresh tomato, pwede yun. Yan! Nako, parang napaka-special naman ito. Biglang naging special ang kanyang looks. Lilipat tayo doon, wait. Ayan na, guys. Ito na siya. Ayan na, guys. So, ayan. Kita nyo yan. Yan na siya. Yan na ang aking niluto na meatballs in peeled tomato sauce. Okay? Yan na po siya. Masarap yan. I-try nyo. I-try nyo. I-try nyo. I-try niyong lutuin. I-try niyo itong lutuin. Natikman ko na ang sarap. Napadami nga lang yung... Napadami yung... napadami yung... Yung... ground pepper. Pero okay lang. Kasi masarap. Na meron siyang... Meron naman talagang anghang to. Dapat nilalagyan ko ito ng... Ano, ng chili powder or kaya yung sili talaga. Pero since nilagyan ko na siya ng ano ng ground pepper, enough na yon. Hindi ko na lalagyan siyempre ng iba pa dahil medyo maanghang na. Kagat na sa dila. At yun naman lang maganang kainin eh kapag kayong maanghang. Maganang kainin kapag ka maanghang tsaka matipid kainin. 'Di ba? Ito na siya. Yan. Diba? Masarap. Masarap to. Gayanin nyo. Bili lang kayo. Nabibili supermarket. Nasa box to. Meatballs. Tapos, bili lang kayong yung nasa can na. Yun na nga. Yung tomato sauce. Pwede. Pwede. Or yung fresh na tomatoes. Yun sana ang gagamitin ko. Kaya lang. Since marami akong peeled tomatoes na nakita dun sa aking stock. Yun ang ginamit ko. Kaya nga, ito'y ginawa ko lang. No? Ako lang ang may idea kung ano yung pwede kong magawang luto. So, yun lang. That's all for now. Isinier ko lang sa inyo kung ano yung aking niluto ngayon. Baka sakaling pwede nyong gawin para sa inyong kapagkainan. Okay? So, kailangan ko nun pong magpaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po'y lahat ay mag-iingat. Okay? Kapit lang tayo. Maging positibo tayo.
Lahat tayo may problema. May problema ako, may problema kayo, may problema ang buong mundo. Wala pong sinisino, lahat tayo may problema. Okay, kaya kapit lang tayo. Nakakaiyak man po, tumawa na lang tayo. Ituon natin ang ating paningin, ituon natin ang ating sarili, ang ating mga mata sa isang bagay na maganda, sa isang bagay na malilibang tayo, sa isang bagay na malilibang yung isip natin habang may problema tayo para maibsan ang ating mga alalahanin. Okay? Yung ating mga isipin. Para wag nang madagdagan pa ang ating sakit. Okay? At ang problema. Ang problema ay tayo ang gumagawa. So, tayo na rin ang mag-alis sa ating kalooban. So, may mga tao rin naman na minsan tumutulong sa atin. At ako, meron din nga pala akong pinasasalamatang mga tao na hindi ako mag-mention ng pangalan. Marami pong tao na concern sa akin. Kilala niyo na po kung sino kayo. Regarding po sa work ko, napakabait nyo. Papasalamat ako sa inyo. Ayokong magbanggit ng pangalan, pero kilala niyo po kung sino kayo at kung sino kayong lahat. Okay? Maraming salamat po. Okay? Maraming salamat. Okay, bye-bye. Salamat po sa lahat.